it's coming like a fire, flowing like a wind. It's rolling like a thunder, a glorious beginning. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of Hillite Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God, and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God. Ang lahat ng masaya, masabing amen. Amen. Praise God. Ipag-pray po natin ang Chingy Church, mga kapatid, dahil hindi daw sila po makapag-gather doon dahil may surprise inspection po, mga kapatid, na nangyari. At nung sila po ay nag-gather, napansin, so meron tayong dalawa na hindi nagmas dito. So baka pag may surprise inspection, praise God, ay mapinaltihan tayo. Praise God. So always wear your mask. At the same time, mag-scan kayo sa inyong QR code. Yun talaga ang rules, mga kapatid. Hallelujah. Lalo na, kunti lang tayo dito, walang problema sa social distancing. So, yun lang po ang version na natanggap ko na nung pinasok daw sila, nakuha mga kapatid ang buong version, pero parang hinanapan lang sila ng butas ba? Yeah. Praise God na i-close yung church. So, yung Chingy, gawin na lang daw budiga. Praise God. So, bawal na daw po mga kapatid sila mag-church doon kasi pag industrial building ay for storage daw, hindi daw yan for worship. Na alam po natin na itong ating area is industrial ito eh. So ipag-pray po natin mga kapatid na proteksyonan tayo ng Panginoon. Amen. Pero hindi ko pa talaga, Sister Globe, nalalaman kung ano talaga ang buong istorya. Praise God, kung sila po ay pwede pang mag-gather doon. Hopefully pwede, mga kapatid. Kasi kung maghanap pa sila ng space sa private na mga building, simple mahal yun. Marami na sila dun. Praise God. So, maraming salamat sa pagkakataon. Pag-pray na, ano ba yung pangalan mo, sis? Sister Mary Jane Giuso. Ipag-pray po natin na ma-okay po yung pabilis niya. At isama natin si Kishia, kaya hindi nakapunta si Sister Ping ngayon, mga kapatid. Dahil sa ligo-ligo nila noong Lunes doon sa DB, tuloy hindi ito nakapag-aral, nagkasakit. Praise God. Sinipon, mga kapatid, tapos hindi namin alam kung swimming pool ba ang dahilan na malinis ba ang tubig, o kaya sobrang init, o kaya dalawang oras siguro doon sa tubig. Kaya mga kapatid, hindi nakapag-aral. Praise God. Masakit lahat ang katawan. May sore throat pa. Sabi po na ko, baka COVID na yan. Praise God. So, isama natin sa prayer. Sister Dal, patuloy natin mag-pray, mga kapatid. Sister Anita, ating mga cancer patients po dito sa church na ang Panginoon po magbigay sa kanila ng espesyal na kalakasan. Si Pastor Ronald, Sister Lynette, nag-message sa akin kaninang umaga. Positive pa rin sila, mga kapatid, sa COVID. So, malamang, mga kapatid, sabi ko sa kanila na sana makalabas na kayo ng Friday kasi siya ang schedule na mag-preach ng Saturday at Sunday dito sa New Life. Pero, there's nothing impossible in miracle, mga kapatid, na sila ay makaalis doon sa quarantine hotel. Praise God. So, iko natin ang ating mga ulo. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Sa hapong ito, Panginoon, kami po'y nagdudulog, Panginoon, sa iyong trono. Dinadala po namin, Panginoon, Sister Jindioso,
sa kanyang sitwasyon, Panginoon, na ma-plant siya lahat ng mga papers, ma-approve bago siya makauwi. At sa iba pang mga kapatira na nag-break ng contract, Sister Nobilin Montesino, Panginoon, ang kalooban mo ang masusunod. Hallelujah. At ang mga churches, Panginoon, hallelujah, dito sa Hong Kong, na under ng UPCHK, Panginoon, ay proteksyonan mo, Diyos, at pagpalain. Na tuloy-tuloy ang panggawain, Panginoon, kahit sa pandemic, Panginoon. Maraming kaluluwa, Panginoon, ang mabaptize sa iyong pangalan at makatanggap ng banal na Espiritu. At kahit sa gawain ng weekdays, Panginoon, pagpalain mo. Ang aming mga kapatid na nagsasuffer ng cancer, Sister Dal, Panginoon, Sister Nina Dulay, God, alalahanin mo sila, Panginoon, sa kanilang kalagayan. Salamat, Ama, praise God, sa iyong bendisyon at pabor. Alam namin na lahat ng mga pangyayari, Panginoon, ay hindi po lingit sa iyong kaalaman. Meron kang purpose, Panginoon. Maluwalhati ka, Panginoon, sa bawat sitwasyon po namin. Hallelujah. Sa hapong ito, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng ministry group. Hallelujah, Pastor Rodonel, Sister Rodonel, patuloy mo itouch ang kanilang katawan na mawala na ang virus, Panginoon, para sila ay makapag-minister ngayong Sabado at Sunday. In Jesus' mighty name, pinapray din namin si Kisha, Panginoon, na pagalingin mo siya, Panginoon, makapag-aral sa bukas. In Jesus' mighty name, everybody shout Amen. Talapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, ang unang mag-share mga kapatid, si Brother Joel. Siya ang unang mag-share mga kapatid. Tag team kami mga kapatid. Bukas, tag team din bukas mga kapatid. Praise God, Sister Dan, Sister Ria. Baka Friday, tag team na rin mga kapatid. Praise God, hallelujah. So, ang lahat nagsabi, God bless Brother Joel. God bless Brother Joel. Praise God. Salamat po sa Kilo Pasa and blessed afternoon sa inyong lahat at salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito. At yeah, finally, tag-team kay Pastor. And yeah, as we face the trials and tribulation, ang churches din, nagkakaroon din ng mga hinaharap. So ipagpanalangin, ipagdasal lang natin na magkaroon ng katagumpayan ng Chinggi at magkaroon pa sila ng service. So, dahil sa panahon ito, we are being suppressed and we are being oppressed. And alam na natin na darating na ang Panginoon at dahil dito, ang mga religious matters and religious ay nagiging mainit na sa mga mata ng mga unbelievers. Hallelujah. So, ipanalangin din natin ng mga unbelievers na one day makabilib sila, makapaniwala sila ng Panginoon at talagang kaligtasan dito sa mundo. Hallelujah. Praise the Lord. So, as you remain standing, please help me to open the Bible in the book of Hebrews, chapter 6, verse 1. And, hallelujah. As we read it on the screen, hallelujah as well. As you read your Bible, the Bible says, "Therefore, leaving the principles of doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead work and of faith towards God." Hallelujah. Napakagandang mensahe ang mga binibigay ng Panginoon lately, especially pag i-dedicate mo ang sarili mo, ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon. Hallelujah. Nariyan ang mga mensahe na mag-overflow. Hindi mo malaman kung talaga kung ano muunahin mo. Yeah. Hallelujah. Minsan ay ibigay na ng Panginoon ngayon, just instantly, immediately, ibibigay agad sa iyo ang susunod na mensahe na gagawin mo. Hindi mo pa na ipangaral, hindi mo pa na i-share, pero nandiyan na ang susunod na i-message mo para sa mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon sa mensahe niya to remind us everything about His goodness and how are we going to do to deal with this, hallelujah. In God's title, spiritual maturity. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon at tayo ay manalangin. Hinihiling ko si Sister Rhea. Please pray. Hallelujah, Lord Jesus, sa mga oras na ito, Panginoon, narito na naman kami, Panginoon, Lord Jesus, witness, Panginoon, o sa mga pagkulos mo, sa pagkulos mo, sa pagkulos mo, sa salita mo, God, na ngayon,
Brother Jewel, ay nakatayo na basa na namin, Panginoon, ang mensahe from Hebrews, Panginoon, O God. Ikaw, Panginoon, O God, ang mag-anoint sa kanya, Lord. Oh, yes, Lord. Langisan mo ang kanyang buong katawan, magulang, Panginoon, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang, Panginoon, mag-ibig, Panginoon, sa kanyang bibig, Lord God, na lalabas, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, he can do nothing without you, Panginoon, O God. Nakarilay siya, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Tumayo ka ngayon, nakasama ka, Panginoon niya, Lord Jesus, O God. Ikaw, Panginoon, ang backup ngayon ni Brother Jimmy, Panginoon, O God. Sinusunod lang siya, Panginoon, O God, sa calling, Panginoon, ang pinakitiwala mo sa kanya. Ngayon, Panginoon, O God, isang great privilege for Brother Jewel, Panginoon, ang pinagkatiwalaan mo siya, Lord God, o deliver na yung mga salita upang kami ay mabusog ngayon, Panginoon, ang aming kaluluwa ay pagkain ngayon, Panginoon, o Lord Jesus, O God. Lord, ito, Panginoon, O God, claim namin ang tagumpay, ang victory, Panginoon, breakthrough. Ano man, Panginoon, O Lord Jesus, ang revelation mo sa mga kapatid. Let it be, Lord, hallelujah, na mag-fill up kami ngayon, Panginoon, O God. Paspasan mo ang service na ito at ang mga salita mo ngayon at anoint Brother Joel in Jesus' name. Amen. Everybody say amen. Hallelujah. Let's come to the next. Hallelujah. As we sit down, sabihin mo sa inyong mga katabi. Hallelujah. Are you ready? I'm ready. Hallelujah. Praise God. Baka-out mo na po. Hallelujah. Napaka- If you're going to read the Bible once again, it's so meaningful for telling us that we have to be perfect. Lalo na sa atin dito, laging may kasabihan, I'm not perfect. Hindi ako perfectong tao. Yeah. Dahil there is no perfect than God. Hallelujah. Ang Panginoon lang ang perfect. Hallelujah. So, natatandaan at alam na bawat isa that there is no one perfect in here. Spiritual maturity doesn't happen instantaneously. Hindi sa ganun na lamang. Hindi napakadaling isang bagay, lalong-lalo na ang spiritual, hallelujah, the maturity, hallelujah. Sa atin nga eh, sa buhay natin, dumaan tayo sa pagkabata hanggang sa dumaan tayo sa pagkaedad. Minsan hindi pa tayo mature sa pag-iisip eh. Nakikita natin sa ating sarili, minsan hindi pa natin nakokontrol ang ating mga bibig, hindi pa natin nakokontrol ang ating mga isip, minsan sa pananamit eh, sa mga worldly, hallelujah. Pero sa atin, talagang maayos tayo manamit kahit nasa bahay na tayo, hopefully. Sana meron ng maturity sa pananamit, meron ng maturity sa pag-iisip. Talagang, tignan natin yung dumaan sa atin sa panahon ng immaturity natin mula nung tayo ay bata pa. Naranasan natin na minsan nakarinig tayo, sinabihan tayong grow up. Napaka-immature mo naman, di ba? Kailan ka ba, minsan sasabihin sa atin ng ating mga magulang, kailan ka ba magtatanda bata, di ba? Minsan nararanasan natin sa nagkaroon tayo ng partner in life, hindi naging sasabihin sa sense, maghiwalay na tayo, hindi ka naman nang mature sa relationship natin eh. Yung mga ganun eh. Maraming mga aspect ang mga pinagdaraanan. And these are the things that God has given us as an example today about our immaturity. And sometimes, we experience it in our Christian life. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na bautismuhan ka sa tubig, na bautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Kristo. And instantly, you will become mature in your ways. Hallelujah. It will go into a process. Kaya nga, after ng baptism mo, dadaan ka sa God. Dadaan ka sa mga lessons na yan. Para malaman mo talaga ang mga bagay na kailangan mong kainin at kailangan i-absorb ng iyong kaluluwa para mag-mature ito. Amen. Hallelujah. Maraming aspect like maturity about giving. Hallelujah. Kahit minsan nakikita natin matagal na sa simbahan pero makunat pa rin. Hallelujah. Sa pagbibigay. Hallelujah. I'm sorry for using that word. Pero totoo yun. Merong mga tao kinikip ang para sa Panginoon. Hallelujah. Iniisip ang sarili nilang kapakanan. Hallelujah. So, sana lahat ng kaharap ko ngayon sa hapong ito ay dumaan na sa ganong proseso at meron na, hallelujah, meron na ang possible answers ang maturity na ito.
being a Christian. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Again, spiritual maturity doesn't happen. Hindi biglaan. Hindi instant maturity. Sino ang, sa palagay ninyo, ang biglaang naging mature? Hallelujah. After ng mahulis, one sila. I'm gonna ask. Hallelujah. Personally, I am gonna ask kung anong ginawa niya para naging mature siya. I mean, lahat sa atin dito magaling magluto. I mean, hindi ka siguro magaling magluto. Atsara lang. Paggawa ng atsara. Pag naggawa ka ng atsara, di ba? Mas masarap ang atsara pag nag-ferment siya at tumagal siya ng konti sa kinalalagyan. Kahit nasabihin na natin 3 araw, 1 linggo. Hindi yung kagagawa mo lang ngayon, maya-maya lang, kakainin mo na agad. Di ba? Parang blunt yung lasa niya. Parang walang kwenta yung lasa, parang hindi atsara. Di ba? Mas masarap siya after 3 days or 5 days or 1 week or mas matagal pa para lalo malinaw na yung lasa niya, lahat ng recipe niya. Ganon din ang simple form ng maturity. Kailangan tumagal ka, kailangan maglingkod ka, kailangan matuto kang umawit, kailangan matuto ka sa versikulo, kailangan matuto kang mag-share ng words of God. Hindi lang sa simbahan, kundi sa labas. Hallelujah. Kailangan gawin mo ang proseso, ang tamang proseso para lumago ka, mag-mature ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Well, let me tell you this as a Christian. We rely on the Lord. Hallelujah. The Lord will give us the power and the wisdom that we need to make mature choices. Hallelujah. Knowing in the grace and knowledge of God requires dedicated time every day. Hindi lang tuwing ligo. Hallelujah. Every day ito. Kaya nga proseso eh. Hindi ibig sabihin once a week ka lang pupunta ng simbahan, doon lang madadagdagan ang knowledge and wisdom mo about the Word of God. Hallelujah. Amen. By reading the Word of God, by studying the Word of God, by meditating the Word of God. Kaya bilib ako dun sa mga patuloy na umaattend ng service. Hallelujah. And aside from that, meron pa silang prayer connection. Hallelujah. At aside from that, merong mga tao, ha? Hallelujah, na i-dedicate ang sarili nila na makipag-fellowship sa isang sa congregation. Bawa, si Sir Lydia, napili ko siya, hindi siya dahil asawa siya, napili ko lang siya, for example, para maging prayer by connection ko. Aside from having a prayer connection to Wednesday group, I'm just going to say, I'm just going to tell her that I need you to empower me. And you going to rely on me or depend on me that you will be empowered because of my prayers for you. Hallelujah. Meron ganon. Hallelujah. Meron ang tawag doon, cell. Okay? Cell group. Okay? So, meron ganon. So, kung ginagawa natin ang ganong mga bagay every day, meron tayong simba, meron tayong prayer connection, meron tayong Wednesday group. Hallelujah. Actually, natutuwa ako. Hallelujah. Kasi minsan nakikinig ako, lalo na sa prayer connections every Wednesday or wherever I go. Sometimes, minsan Friday. Narinig ko sila, nagsishare ng Word of God. Ang haba! Sabi ko, para na siya nag-preaching. Kaya na niya. Meron na siyang windows of opportunity to stand behind the pulpit to preach the Word of God kasi may boldness na siya. Yeah. Nandudur na yung kumpleto niyang pagpapaliwanag sa versikulo na kanyang tinalakay. And aside from that, from dissecting the verse, meron na siyang intro, may body, meron na siyang conclusion doon sa message na isineshare niya. So, maganda tignan sa kanya, maganda tignan sa kanya ang paglilago, ang ginagawa ng Panginoon. Ang talagang nakaka-bless. Talagang everyone is bound to become a preacher and a messenger of the Word of God. Hallelujah. Not just standing behind the pulpit, but wherever you go. Gawin nyo, i-desire nyo na makapag-share ng salita ng Panginoon because it's a sign. Hallelujah, nagmamature ka. Nagmamature ka sa salita ng Panginoon.
So, growing in the grace and knowledge of God requires dedicated time sa pagbabasa. Hallelujah. Hindi ng comics. Hallelujah. Hindi ng love life or love stories na pocketbooks. But, the best-selling book in the world is the Holy Bible. Hallelujah. Ito ang basahin mo. Ito ang intindihin mo. Ito ang i-meditate mo. Pag hindi mo maintindihan, go into prayers. Hallelujah. At tanungin mo ang Panginoon. Hallelujah. O hingiin mo sa Panginoon na bigyan ka niya ng mas malalim na knowledge and understanding of His words. Hallelujah. Upang, like right now, I'm saying this in front of you to remind all of you. But it's reminding myself as well. Hallelujah. That although I read every day, although I try to memorize the word every day. Hallelujah. Itong paalala na to, God is saying never give up, never surrender. Tuloy-tuloy lang ang laban. Hallelujah. At lahat ng iyong haharapin ay mapakadali. Hallelujah. Because you're growing, you're gonna grow in the words of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. So number two, nabanggit ko kanina, is our fellowship with believers. By serving them, by dedicating your time with them. Ganun ang ginawa ni Christ ng Panginoong Jesus eh. Hallelujah. Nung dumating siya rito, di ba, sa mga apostles niya, akay-akay ngayon kung saan siya mapupunta. Nag-perform siya ng miracle. Hallelujah. At nagbibigay siya ng mga powerful words to remind them that you should do this, you should do that, and if you are useful, you will cast away. Hallelujah. Kesa nandyan ka nga, pero wala namang gamit sa'yo, wala namang, kumbaga wala namang kwenta, pabuluhan sa'yo, you should be cast down. Hallelujah. Katulad ng isang Kristiyano yun. Hallelujah. Katulad ng isang Kristiyano na pumupunta lang every Sunday, walang desire, pero pumunta lang dito para lang makita presence siya, para makita lang ang attendance niya. Hallelujah. I'm sorry if I'm hurting your feelings, but it's the truth. Pag pumunta ka sa simbahan, hindi lang yung presensya mo. Hallelujah. Hindi lang yung pag-attend mo sa simbahan. Makikita sa'yo eh. Makikita sa'yo agad ang humbleness at ang desire na matuto. Hallelujah naman sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Kapag ibinigay sa iyo ang desire na yan, hallelujah, na mag-aral from acorn hanggang sa matapos mo ang Father's house, hallelujah, matutunan mo yan, sigurado ako lalago ka. Hallelujah. Dahil ako mismo, dinaanan ko yan. Hallelujah. And that's why you are seeing me right behind the pulpit. Hallelujah. Dahil yun ang totoo. Hallelujah. Dahil lahat ng tao. Hallelujah. Papa si Sister Grace, Sister Gloria, Sister Jane, Hallelujah. Sister Lydia. Lahat yan, dinaanan nila yan. Hallelujah. Kaya maturity, hindi instant yun. Hindi pagkatapos na bautismuan ka, matured ka na agad na Kristiyano. Hallelujah. Kailangan dumaan ka sa proseso. Kailangan makita rin sa iyo na pag sinabihan ka ng leader mo, hallelujah, makikita sa iyo ang pagsunod. Hallelujah. Makita sa iyo ang humbleness. Hallelujah. Makita sa iyo ang humility at makita sa iyo, hallelujah, na minsan ayaw na ng puso mo eh. Ayaw nga ng isip mo eh. Hallelujah. Dahil hindi na kaya ng pride mo, di ba? Dahil nanggaling ka sa labas, na bautismo, hindi ka pang mature. Hallelujah. Minsan sabi, bakit ako lang inutusan na magwalis? Di ba? Bakit ako inutusan na magluto? Di ba? Alam pa nila na stay out ako. Di ba? Wala akong budget. Ganun. Pero makikita sa'yo. In short, hallelujah. Pag ginawa mo yun, yung minsan, nagluto ka, di ba? Nagluto ka yung proud, masarap sa puso eh. Pag dinala mo sa isang bahay, tapos lahat kumain, tapos lahat nagsawa, wow, ang sarap, di ba? Ang sarap din sa puso eh, sarap sa tayong pakinggan, di ba? Ganun din yun, hallelujah. Pag nag-aral ka ng salita ng Panginoon, nag-mature ka, at sinabi sa'yo, uy, nagmamature ka sa salita ng Panginoon, pag gumagamit ka ng versikulo ngayon, di ba? Pag nagsasalita, di ba nakakataba ng puso? Tumataba rin ang puso ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah for the joy of the Lord!
hallelujah, na nagmamature ka sa iyong Christianity, direkta ang mensahe na yun sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya huwag na huwag kang titigil. Hallelujah. Kung gusto mo mag-aaral ng salita ng Panginoon para mag-mature, go ahead. Hallelujah. By all means, go ahead. Hallelujah. Growing in spiritual maturity will only take place when we have desire to grow. Hallelujah. Which translates spending time with God. We must actively practice what we learn through repetition and perseverance by developing the skill necessary until the word will grow in our heart. Hallelujah. Parang pagluluto lang yan, di ba? Sa isang putahe. Hallelujah. Katulad ng adobo. Para bang ang lahat ng pagkain napakasarap pag inadobo. Ano, kahit ano siya, mapagulay, mapaisda, mapakarne. Talagang lahat pag sinabing inadobo, masarap. Pero may iba't ibang klase ng pagluluto ng adobo. Pero adobo din 'yon, 'di ba? Well, ang bottom line, hallelujah. Alamin mo yung basic and then you can do things on your own. Pero huwag mong iibahin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Stick to the word of God. Hallelujah. Dahil nandito ang kaligtasan nila. Kung ang gagawin mo ay para lang mapasiya ang puso mo. Hallelujah. Mali ang pinag-aralan mo. Mali ang doktrina. Hallelujah. So, kailangan stick to the manual. Hallelujah. Katulad ng salvation. Hallelujah. Stick to the manual. Hallelujah. Spend time with the truth. Hallelujah. I was recently reminded of the truth, and spiritual maturity is measured in terms of persevering faith, not perfecting the behavior. Hallelujah. Hindi yung para itama lang yung outcome yun. Para itama lang ang behavior mo. Hallelujah. Para masabi lang na mature ka kasi naitama yung ugali. Hindi yun. Hallelujah. Ang maturity is our perseverance, growing our faith into the Lord. Hallelujah. Sinabi sa Ephesians 3:6 that the Gentiles should be followers. Hallelujah. And of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Everybody has spiritual experience. Spiritual maladies. Hallelujah. Hallelujah. So, ang ibig sabihin, may kahinaan tayo sa ating spiritual life. Hallelujah. And how to strengthen it, nabanggit ko na. Hallelujah. By studying and by meditating the words of God. Hallelujah. And we must know how to overcome this issue with strength that is provided by the Holy Spirit. Sinabi sa Ephesians 3:16, that He would grant you, according to His riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. Recently, I struggled spiritually. Naramdaman ko na burnout ako. And success yan si Sister Lydia. Not all of you. You don't know what I am, what I've been through. Only my wife knows all about it. Even my parents doesn't know. Yung mga mood swings. It is because you're sick. It is because the right side of my brain, our brain, is the storekeeper of everything. Lahat ng memory, lahat ng nangyari sa buhay mo, nandito sa kanang bahagi ng utak mo yun. And this was my affected area. So, kahit hindi po binura ng Panginoon ang mga memories, ang abilities, ang compositions, lahat na yon. And come to think of it, I was so amazed of Him doing that. Amen. Into my life. Hallelujah. Pero maraming nabago sa ugali ko, nagiging erratic ako, nagiging magagalitin ako, very instantly. Talagang nangyari sa akin ang depression. Nangyayari pa rin pag once in a while, pero binibigyan ako ng wisdom, knowledge ng Panginoon para mag-mature sa experience na yun. Hallelujah. And isang simpleng bagay lang, pag gumamit ng CR,
pag nag-turn on ng ilaw, kailangan pag lumabas ka, o kaya pag nagbukas ka ng pinto, kailangan lahat ng bagay, once you do it, you redo it again. Kung matatapos ka. Pag nag-CR ka, kailangan nagbukas ka ng ilaw, nagbukas ka ng pinto, nag-flash ka ng, kailangan nag-guardance, kailangan mag-flash, kailangan all of the things that you did, you have to reverse it again para makumpleto mo lahat. Kailangan mong alalahanin na, uy, nakalimutan ko mag-flash. Ulitin ko. Yeah. May ilaw. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko ang door. Kailangan ko isara ang door. Lahat yan, inirimind sa akin ni Lydia. Noong dumaan ako sa stage na napakabigat. Hallelujah. Napakabigat ng situation namin noon. Lalo na laging nakakalimutan ko ang lahat ng bagay. Hallelujah. Lahat nga eh. Kahit nga minsan papunta rito. Alam na, laging sumasakit ang mga mata ko. Pag sobrang liwanag, nakakalimutan ko pa ang salamin ko. Para lang, hindi ako nakadanan, hindi ako hirap sa liwanag. Pero, medyo na-overcome ko na siya. Lagi na may mga dala, laging nagpapaalala si Sister Lydia. Pero, yun, parang everyday, parang hindi ako nagmamature, parang hindi ko natatandaan ang sinabi niya. Sabi ko sa sarili ko, siguro it will take time. Pagpaulit-ulit ko ng ano, tapos sasabihin ko sa sarili ko, hindi lang siya, sasabihin ko rin sa sarili ko, na-overcome ko. Merong mga times na lang, na talaga minsan sasabihin ko nga sa kanya, uy, may bago ngayon ah. Parang promotion ng Panginoon on that day. Okay? Maturity on that day. Na alam mo, gumagaling ka. So parang sa Christian life din, gumagaling din ang knowledge mo sa salita ng Panginoon. So everyday, nangyayari na, hahawakan ka muna, ipaparemind sa'yo, ipipigilin ka bago ka lumabas ng pinto, ipipigilin ka, dala mo ba tubig, dala mo ba ang salamin, meron ka bang bag, may dala ka bang biskuit para kung sakaling magutom ka. Kasi parang naging magugutomin din ang pakiramdam ko, pero I have to watch my way. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon, hallelujah, dahil sa karanasan na yun, medyo merong side ng nagmamature ako, naiisip ko na mga bagay na importante sa akin before I go outside the door. Ganun din tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, hallelujah. Bago tayo pumunta sa simbahan, yung damit ba natin is godly, is holy. Hallelujah. Nakaset ba ang isip natin sa mga bagay na para sa Panginoon? Hallelujah. Para sa kapurihan ng Panginoon. Meron ba tayong nagawang mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon? Naidulog na ba natin sa Panginoon? Nagpalinis na ba tayo sa atin? Yun ang mga signs na nagmamature ka pag alam mo na pag pumasok ka agad ng simbahan, hindi ka diretso sa mga kwarto, maghahanap ka ng mga kwentuhan mo. Kasi makakausap mo. Ang dapat mong gawin pagpasok mo sa blue door, hallelujah, magpakasaliksi ka agad, magpakalinis ka agad, magpray ka agad dito. Hallelujah. Linisin mo agad ang puso mo. Ano man ang nagawa mong kasalanan sa linggong lumipas. Hallelujah. Mga bagay na alam mo at mga bagay na hindi mo alam na nagawa mo na kasalanan at hindi ka aya-aya sa ating Panginoon, idulog mo sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. And that is the sign of maturity in God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin mo Panginoon. Hallelujah. I am thankful to the Lord that this, I know, all my weaknesses. Hallelujah. Hallelujah. Magiging masaya ang puso mo pag nalaman mo na may kahinaan ka. Kesa sabihin mo sarili, kaya ko yun. Kaya ko tagumpayan yun. Maging aminado ka mismo sa iyong sarili. Lalo na pag dumaan ka sa isang sakit. Hallelujah. Tulad ng dinaanan ko. Hallelujah. Naging witness ko ang mga ganong mga bagay. Hallelujah. I am proud to say, hallelujah, na within the journey, hindi kagad makakalimot kung saan ako nanggaling, kung saan ako lumusot, yun uli ang babalikan ko. Hindi ko yun nakakalimutan. Kumbaga, parang may mata ko sa likod. Na pumunta ako ng isang trail, kahit gabi pa siya. Kasi minsan, meron tao na ang galing bumiyahe pagkagabi. Pero pagka umaga, hindi na niya alam. O kaya, ang galing niya bumiyahe pag umaga, hindi na alam pagkagabi.
Kasi madilim na ang lahat ng bagay. Madilim na ang paligid. Hallelujah. So, ganun din tayo. Kahit saan tayo ilagay, hallelujah, may pagsubok man lumulukob sa ating mga mata, hallelujah, sa ating mga buhay. Hallelujah. Pag ang isip natin, pag ang puso natin ay nakatutok lamang sa Panginoon, hallelujah. Kahit na blindfolded pa tayo, hallelujah. Makakapunta tayo at makakabalik sa ating pinanggalingan, hallelujah. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Kaya malaking pasasalamat ko na kahit na mayroong mga pagsubok, hallelujah, na dinaanan ang aking buhay. Hallelujah. Ito lang talaga, aminado ko, talagang pag pumasok ko ng isang train na o isang lugar, kahit umaga, kahit gabi, alam ko na agad siya 100% nandun na agad sa memory ko. Tanda-tanda ko na siya. Kaya isa sa mga bagay na kinatatakutan ko, bumalik ako ngayon, kahit na medyo okay na maglakad, kahit na talaga hindi eh. Kasi hindi ko talaga natatandaan minsan ang isang lugar. Minsan pag ako, bago. Kaya sa sarili ko lang yun. Ibig sabihin na nakalimutan ko yung lugar. Pero alam ko yun. Nasa Mongkok lang ako. Pero, gayon, ibig sabihin, pag pumasok ako ng isang trail, o pag pumasok tayo sa isang pagsubok sa buhay na hindi natin alam. Hallelujah. Tayo mismo ang masasaktan. Hallelujah. Nang mag-aral ako ng salita ng Panginoon, hallelujah, I have done the necessary things, memorizing the verse, studying the words, at dumaan din sa self-study. Isa sa mga mahirap eh, yung disiplinahin mo ang sarili mo na mag-aral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Para One week mong pag-aaralan yung self-study. Every Sunday, mag-exam ka. Minsan, sinabi ko, kaya ko yun. Kaya ko lahat yun. Dumarating yung time na meron tayong mga pagsubok. Yeah. Hallelujah. Darating eh. Hindi yan eh. Gagamitin eh. Maraming gagamitin ang kaaway. Hallelujah. Maliban sa ating sarili, yung emotion natin, yung para mag-grow tayo, talagang pipigilan niya ng kaaway eh. Talagang yung emotion natin, minsan bakit ko ba pinag-aaralan ito? Minsan may tanong sa sarili na gano'n eh. Merong instant na talagang nandidepress ka sa mga bagay. Maliban dyan, maraming ipapagawa. Sa katulad sa sitwasyon nyo, meron kayong mga amo. Minsan tatawagin kayo ng amo, hindi magpagpatuloy sa pag-aaral, hindi makakonsentrate sa pag-aaral dahil kailangan nyo magtrabaho. Hallelujah. Ganun din sa amin, may mga anak. Hallelujah. Minsan, mag-aasikaso. Minsan, hindi kami makapag-aaral. Katulad ng mga anak namin, parang mantika kung matulog sa umaga. Talagang ang hirap gisingin, paulit-ulit, pabalik-balik. Talagang maraming trials. Hallelujah. Hallelujah. Pero maraming mga bagay napagdaanan, napagtagumpayan. At meron pang mga proseso, hallelujah, dumadaan sa proseso ngayon. Alam ko ganun din kayo, pero wala kayong masasabi, hallelujah, sa araw na ito, na meron akong pagsubok nung nakaraan, araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakaraang taon, hallelujah, na tinakasan ko para lang makalimutan ang problema na yun. I think, walang makapagsasabi na dumaan sa ganung problema at tinakasan mo lang ang problema para masolusyonan, para maginhawahan ang iyong pakiramdam. Hallelujah. Dadaanan mo yun, ibibigay sa iyo ng Panginoon yun, isosolve mo yun. Kaya ibinigay sa iyo yun ng Panginoon, hallelujah, dahil alam mo, kaya mo. Hallelujah. Tandaan mo. Hallelujah. Ah! God, hallelujah. Thank you for freaking my heart. Hallelujah. Thank you. God is speaking to me right now. Hallelujah. Dahil sa doon sa kataga na sinabi ko, ibinigay sa iyo yan ng Panginoon. Hallelujah. Alam ko na pagtatagumpayan mo yan. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah sa karanasan na yon. Hallelujah. Karanasan ito. Hallelujah.
na baka ba sa, nakikita nyo na nagagamit behind the pulpit, nagagamit sa morning devotion, hallelujah, tuloy pa rin sa pag-awit, hallelujah. Pero ang totoo mga kapatid, nilalabanan ko lang lahat ng matinding sakit, hallelujah, dahil yun ang sinabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyan dahil alam ko situation. As I read and meditate on His rich, true scripture, the time I spent with Him in the scripture encouraged me and strengthened me again and again and again. Subok mo na ang Panginoon, hallelujah. Dahil noon, hallelujah, nung bata, hanggang mag-16, nung mabautismoan ako, so 16 years old, nang mawalay ako sa Panginoon, hallelujah. Hanggang magbalik ako ng 45, for how many years, hallelujah. Hallelujah, na ilang beses niya akong tinawag. Na ilang beses niyang sinabi sa akin na I need you. I have a ministry for you. I have something for you that will glorify my name, hallelujah. Tinurnal ko, Panginoon, alam niyo, sinabi ko na yan doon pa. Pero ngayon, hallelujah, nalalaman ko, naririnig ko na ang sarili ko sa mga salitang yun, Lord, hallelujah. Ngayon, hallelujah, kung bakit ko rin tinanda ng Panginoon, ngayon, nagsisisi ako. Minsan, sinasabi ko, sana noon pa, nasabi ko yung kay Pastor Nino, nasabi ko kay Pastor Bobby Librado, nasana noon pa, nakinig ako sa tawag ng Panginoon. Sana noon pa, hallelujah, nagsishare ako, nagsasana ng Panginoon, sana noon pa, hallelujah, nakapagsagip ako ng buhay, hallelujah, ng mga nangangailangan ng Diyos, hallelujah, sa kanilang buhay, hallelujah. Ngayon, hallelujah, I told myself when I was in the church and in the hospital, sabi ko, buhayin mo lang ako. I will give my 100% to you, hallelujah. Ibibigay ko ang 100% ko sa iyo, lahat ng oras ko, lahat, kahit nasa bahay ako, kahit nasa church ako, ibibigay ko ang sarili ko, kung ano man ministry, hallelujah, ibigay mo sa akin, nakahanda ako, hallelujah. Nangyayari yan in the process. Hallelujah. Hindi man dumating sa iyo ang malubhang sakit. Hallelujah. Hallelujah na kinakailangan mo ng magkaroon ng maintenance na gamot. Hindi, huwag mo nang hintayin yun. Hallelujah. Huwag mo nang hintayin yun. Hallelujah. Ngayon pala, hallelujah, kapag ibinigay na sa iyo ng Panginoon ang ministry, hallelujah, panghawakan mo na. Hallelujah. Huwag na itong mawawala. Nung proseso, nabigyan ako ng kalakasan ng Panginoon, talaga nang tumutugtog, kumakanta ang maawit, nang mawala yun dahil sa sakit na ito, hallelujah. Meron pa ng positive side, hallelujah. Hindi lang siguro dahil sa ego, hindi lang siguro dahil sa pagmamataas, o kung ano man ang mga bagay na nakita ng Panginoon, miss na hindi ko nakikita. Hallelujah. Nakita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will take the vessel, I will restore it once again for the glory of my name. Hallelujah. Kaya, inilinis ng Panginoon.
pag inililinis sa Panginoon. Hallelujah, mga bagay na ito. And that is a sign of maturing. And that is a sign of knowing that God has something better in store for all of us. Hallelujah. Kaya kayo. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya kayo, kung nakapag-aral lang kayong discipleship, natapos na kayo, hallelujah, hindi lang mula doon, hindi lang nakatanggap kayo ng trophy o nakapagsuot kayo ng toga, ituloy niyo pa rin. Dahil ang salita ng Panginoon ay never-ending. Hallelujah. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon ay never-ending. Hallelujah. Hanggat nabubuhay ka, hanggat may kalakasan ka, ibalik mo yan para sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil itong vessel na ginagamit natin ay temporary lamang, ipinahiram lang sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang dapat mag-glorify sa hiniram natin buhay ay ang Panginoon. Hallelujah. Tumalik po tayo. Parang tinatawag ko si Pastor Nico Plaza. Hallelujah. Sa kanyang preaching. Paalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mo lagi ang Panginoon. Diyos ay suma sa atin sa hirap. Siya ay kapiling natin. Gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, Emmanuel. Kanyang nakikita ang iyong kahirapan at ikaw ay kanyang tangan. At kung ito ay di mo na kaya, ikaw ay kakalulu. Sama mo lagi ang Panginoon. Emmanuel, Diyos ay suma sa atin. Sa hirap, siya ay kapiling natin. Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw ay purihin, ikaw ang Diyos namin, Emmanuel, 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 Emmanuel. Kapiling natin, Emmanuel, gabay ka sa lahat ng panahon, ikaw.
Ikaw ang Diyos na